tanong sa online, ano, ano ba ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF, Ka-Eric? Ang ipinaglalaban ng CPP, NPA, NDF ay maging komunista ang ating bansa. Gagamitin nila ang karahasan at ideolohiyang naniniwala sa karahasan, ibabagsak nilang gobyerno, papatay sila ng tao. That is the truth. Alam ito nila Tina Palabay ng Karapatan, alam ito ng mga binanggit ko, mga personalidad. Yes, kasi doon kami galing. So, ang kanilang ipinaglalaban ay hindi ang kagalingan at karapatan at ang kapayapaan ng ating bayan. Ang kanilang ipinaglalaban ay ang ideolohiyang itinakwil at ibinasura na yung ideolohiyang Marxismo, Leninismo at Maoismo. Sige nga, if you are not fighting for Marxism, Leninism and Maoism, say it to the public that you are debunking and junking and calling on the people not to believe in Marxism, Leninism and Maoism, kasi ito ay nagbubunga ng pagpatay, karahasan, pagwasak ng ating bayan at patungo tayo sa walang katapusang madugo ng mga labanan. Sige nga, gawin nyo yan. Including pag-debunk at pag-reject at pag-condemn sa CPP, NPA, NDF. These things will be tapos ito lahat. Lumabas lang sila at i-condemn nila ang CPP, NPA, NDF and they declare before the people na tutulong sila sa gobyerno para magkaroon ng totoong good governance at tunay na kapayapaan at ibabasura at itatakwil ng mamamayan kasama sila ang CPP, NPA, NDF for all its terrorism. Then tapos na ito. No need. No need for us to come out. Tapos. Pwede mong ipaliwanag na kung bakit sila hindi naguguluhan sa mga batang namatay, hindi sila nakokonsensya. Pwedeng pakipaliwanag sa amin dahil hindi namin maintindihan yon. Tama po. Kung doon ka po sa CPP, NPA, NDF, sa mga kababayan po namin, sa mga nanay, sa mga anak na nakikinig, para po kayong kabayo na nakatakip ang mukha mo. Ito lang dapat ang tingin mo. Hindi ka pwedeng gumanon. So everything that the party says, everything that the party na itinuro sa iyo na ito'y bahagi ng digma, natural na may namamatay, natural na may karahasan, natural na mag-alsa at pumatay ang mga magsasaka, mag-armas at patayin ang mga Panginoong may lupa, hasindero, burgues ya comprador, malalaking politiko, mga lahat na mga nangaapi sa uring anak pawis, papatayin natin. Kapag nasa CPP, NPA, NDF, kakagaya ng mga nagkukunwari dyan na hindi CPP, NPA, NDF, na gamit ang bayan muna at mga Gabriela organization na pinamumunuan nila, ganito sila mag-isip. One track. So, natatanggap nila ang karahasan. Natatanggap nila ang kamatayan. Natatanggap nila ang may nasisira na kabataan, may nawawasak na pamilya. That is the reason. Okay, so, bakit hindi nila ikondena ang CPP, NPA, NDF? Eh, mga sinungaling naman sila. Ba't yes, hindi sila magsinungaling? They cannot lie to themselves. They can only lie to the people because they are CPP, NPA, NDF. It is easy for you to condemn and do these things kasi wala na kami doon eh. Pero nang nandun kami, takot na takot kami. Madi-DA kami, mapapatay kami. Hindi lang, ang DA is not Department of Agriculture. That is disciplinary action. DA, disciplinary action yan. At pwede kang maitiwalag. Kaya sabi nilang biruan sa loob ng CPP, NPA, NDF, wala pang pinatay ang CPP, NPA, NDF na kasapi namin. Tama. Kasi bago ka patayin, ititiwalag ka. Meaning, hindi ka na member ng pinatay ka. Kasi expelled ka. Kalukuhan, di ba? Yeah. So, hindi namin pwedeng magawa yon at hindi nila kayang gawin yan nila Teddy Casino. Ilang beses mo na siyang na-challenge, ma'am eh. Yeah. Nila Sarate, yeah, nila Gaiti, nila Brosas, Castro, and the rest. Kasi, iisa lang sila. Iisa lang sila. And pag ginawa nila yan, parang itinakwil na nila ang organisasyon kung saan palihim at patago silang kasapi at namumuno nito. Ka-Eric, nasa simbahan ba sila? Very much. Sana hindi ito maging controversial. The recruitment and infiltration of the church sector is not institutional. It is individual basis. Individual na pastor, pare, madre, katekista, seminarista, sakristan. So wag po mabahala ang mga babanggitin ko na church organizations. You are not recruited by organization. Marami sa inyo dyan, hindi nila nare-recruit, pero marami rin sa inyo, nare-recruit nila at nandyan sa loob ninyo. Like Iglesia Filipina Independiente, United Church of Christ in the Philippines, Convention of Philippine Baptist Churches, Roman Catholic Church, ang kanilang mga social action centers. Ang ibig kong sabihin, the recruitment and infiltration of the CPP is not done
on the entire institution. Marami dyan, siguro mga 80%, hindi naman naniniwala at sumusuporta sa CPP and PNDF. Pero may mga 20% siguro, 15%, na nagkukunwaring pastor lang sila, madre lang sila, pare lang sila. Please, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches, don't take me out of context. United Methodist Church, marami po, ito ay individual recruitment. At ang kanilang underground organization ay Christians for National Liberation. Ang kanilang open organization, marami, iba-iba. Pero ang naalalaman lang namin is PCPR, Promotion of Church People's Response. Again, the leadership of IFI, UCCP, Convention of Philippine Baptist Churches, NCCP, don't get me wrong. Don't get me out of context. Mga 80% ng inyong miyembro at mga leaders ay hindi naman CPP and PNDF. But around 15 to 20% naaabot nila at na-agitate nila na sumama even to the underground like CNL and even to the Communist Party of the Philippines. Yung sa Mindanao, they have the so-called Rural Missionaries of the Philippines. Yeah, RMP. Ito ay ginagamit nila para sa pagkuha ng pondo. Kasi ang NGO work will become palatable to the people kapag may payong ng simbahan o ng human rights. That's the purpose. Again, IFI, UCCP, and Convention of Philippine Baptist Churches, and NCCP, don't get me wrong. The recruitment and infiltration in your institution is individual. At ang nagre-recruit dyan ay paisa-isa, patago. They are also members of the church. They are also members of the church. Yes.